Magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama, at welcome po sa ating online Bible study sa gabing ito. At nawa ang patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon ay siyang sumaatin at ganoon din po ang makalangit na pangunawa ang ipagkalob sa atin sa gabing ito. Ito po ang inyong lingkod na muling makakasama sa gabing ito, Brother Roland de la Paz. At bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral, welcome po sa lahat ng ating mga viewers, participants sa Zoom, sa Facebook Live, at ganoon din po sa makakapanood ng ating presentation sa ating pong YouTube channel. So tayo po isama-sama sa isang panalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, kami lumalapit sa inyong banal na paanan, sa aming pag-aaral, nawa kami inyong tulungan na makalangit na pangunawa ang igawad sa amin, at nawa ang patuloy na pag-iingat niyo po ang siyang aming maranasan, at nawa rin, O Diyos, kami patawarin sa aming mga pagkukulang laban sa inyo. Ito po ang aming dalangin, aming inaasahan na inyong tatanggapin, alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At sa gabi po ito, tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral, at tayo po ay nasa pagpapatuloy ng ating pag-aaral po sa Daniel chapter 11, at tayo po ay nasa part 6 po, at ito ay topic 223 dito po sa ating online Bible study. At ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay The French Revolution. The French Revolution. So ito po ay hinango sa Daniel chapter 11 verses 36 to 39. At nung nakalipas nating pag-aaral ay natunghayan po natin ang wakas ng ating talata na binasa mula sa Daniel chapter 11 verse 35 yung time of the end. At ang time of the end po na ito ay tumutukoy nga po sangayon po sa banal na kasulatan at ganoon din sa patutuo, ito po ay 1798. At sa ating pagpapatuloy po ngayon ay ating munang tunghayan ang sinasabi po dito ng Review and Herald 29, November 29, 1877. In James White, in Exposition of Unfulfilled Prophecy, where the history is not written, the student should not put forth his proposition with not too much positiveness, lest he find himself straying in the field of fancy. So ito po ay nagsasabi sa atin na sikapin natin huwag na palaging maging tiyak sa ating mga pagre-research. Kaya kung titingnan po natin, mayroong mga nagko-comment sa ating pong YouTube channel na ang tinutukoy daw po sa ating pag-aaral ay yung naging presidente ng Estados Unidos, subalit ang ating pong nagiging basihan ng ating pag-aaral ay ang Bible and Testimony of History. At chronological po ito, ang pagkasunod-sunod nga ng mga kaganapan or events mula sa Daniel chapter 11 verse 1 o yung pong tinatawag na kaharian ng Grego, ng Greece, hanggang sa mga talata na ating pag-aaralan ngayon. So sa muli, para naman po ay meron tayong background kung saan natin hinahango ang ating pag-aaral, three major interpretations nga po of the Book of Daniel. Yung una ay Antiochus Epiphanes IV, ang ikalawa ay Uriah Smith at Dr. Price, not chronological with verses 23 to 29. At yung isa nga po yung katlo ay si Stephen Haskell. So kung ating pong mag-uusapan ngayon, itong verses 36 to 39, ay meron na naman pong pagkakaiba kung ikukumpara natin yung mga interpretations. So ang number one na interpretation ni Dr. Price, at ito po ay kinikilala rin po ng Seventh-day Adventist na ang tinutukoy po sa mga talatang 36 to 39 ay ang papacy o ang kapapahan. Dito naman sa ikalawang interpretation, ang French Revolution, sang-ayon po kay Stephen Haskell at ni Uriah Smith. So ngayon ay ikukumpara po natin ang dalawa na ito at bakit ang ating pong pinili dito ay ang French Revolution ay makikita po natin sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. So ito po ang dahilan o mga kadahilanan, reasons for the papacy interpretation ng Seventh-day Adventist. So,
Ito nga po ay inango kay Dr. Price. So ito po yung kanilang mga kadahilanan kung yun bakit nga ang kababahan daw po ang tinutukoy dito sa mga talatang nabanggit. Ang una, exalt and magnify himself above all. Sa Daniel chapter 11 verses 36 and 37. Kanyang tinataas ang kanyang sarili sa lahat. Ang pangalawa, do according to his will and prosper. Kanyang gagawin ang kanyang kalooban at siya ay mananaig, siya'y lalago. Number three, speak marvelous things against God. Siya'y magsasalita po ng mga kapusungan laban sa Diyos. Nahinangon sa Daniel chapter 11 verse 36. Ay kaapat, not regard any God. Sa Daniel chapter 11 verse 37. So hindi niya kikilalanin ang sinumang Diyos. Ang ikalima, nor the desire of women. So hindi niya daw po kilalanin ang mga ang karapatan o ang mga ninanais ng mga kababaihan. So Daniel chapter 11 verse 37. Golden precious stones used in worship. So Daniel 11 verse 38, mga ginto at mga mahalagang bato ay ginagamit sa pagsamba. Ang ikapito, prosper till the indignation be accomplished. Yan daw po ay lalago hanggang sa pagtatapos po ng tinatawag na indignation o kaya po yung pag-ahatol ng ating Panginoon o ng Diyos. So plant his palace in Jerusalem yet comes to his end. O sa kanya daw itatayo ang kanyang palasyo sa Jerusalem, subalit darating ang kanyang kawakasan. Sisingit po natin ang Daniel chapter 11 verse 45 dahil ito po ay magkaugnay ang mga dalawang huling pag-aaral po natin o bahagi o parts ng Daniel chapter 11. So sa verse na as number 9, come to his end and none to help him. So ito rin ay makikita sa Daniel chapter 11 verse 45. So siya ay matatapos ang kanyang pag-aari, pamumuno, subalit walang tutulong sa kanya. So ito pong siyam na ito ay tinuturing ng mga Seventh-day Adventists o ito ay sang-ayon din sa turo o aral or interpretation ni Dr. Price. So ito mo ngayon ay pag-uusapan din natin bakit hindi natin pinili ang interpretation ng Seventh-day Adventist, kung bakit ay pinili po natin yung kay Stephen Askell at kay Uriah Smith, although sila po ay tinatawag na kabilang sa mga pioneers na o yung nangunguna sa Seventh-day Adventist Church noong panahon po na yon. So generally, ito po ang tinatanggap na Seventh-day Adventist na interpretasyon na ito nga ang kapapahan ang tinutukoy sa Daniel chapter 11 verses 36 at 39. Maging sa verse 45 po. So tayo po ay magpapatuloy. Daniel chapter 11 verse 35, and some of them of understanding shall fall, to try them and to purge and to make them white even to the time of the end, because it is yet for a time appointed. So ito po yung huling talata ng ating napag-aralan doon sa nakalipas nating pag-aaral. So itong mga reformers ng middle ages or na mga namatay o sila ay mga kakilalang mga tao katulad nga po ni Tyndale, William Tyndale, kasama po si John Huss, kasama rin po si Calvin, kasama rin po si Martin Luther, at ganun din po si Wycliffe, kasama po at marami pang iba. At ito nga po ang sinabi dito, pero ang atin pong tinatawag na isang susi po dito, to the time of the end, so ito po ang isang susi ng ating pag-aaral, yung time of the end. At ang pangalawa, it is not yet for a time appointed, so close to the time of the end. So malapit doon sa panahon ng kawakasan ang mga kaganapan na tinutukoy po from verse 35 at 36 hanggang 39. Ito nga po siya. So tayo po ay magpapatuloy. Sa Daniel chapter 11 verse 40, ang pagitan ng 36 to 39 verses, ayun nga po, 35 at 40. So ano po sabi dito? And at the time of the end, shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen and with many ships, and he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. So muli sa verse 35, ay binanggit po ang time of the end. Sa verse 40, sinbinanggit po muli ang time of the end. So ang pagitan po ng dalawang
tinatawag nating verses po na ito ay napapaloob po yung time of the end. No? So ngayon, ano po yung time of the end? Ito nga po ay palagi nating naririnig ay 1798 or end of 1260 prophecy. Alalahanin po natin ang panahon ng 1798 ayon sa Daniel chapter 12 verse 4 ay ito po yung dadami ang kaalaman. Man will run to and fro, the knowledge shall increase. At sang-ayon sa kasaysayan, ang mga invention, discoveries, noong panahon po na yan, ay nadagdagan nga na nadagdagan. Katulad po ng photograph, katulad po na, o ng camera, ng telepono, ng kuryente, ng eroplano, ng vapor, at marami pang iba. So maliban po dyan, from 1798 to 1801, words ang sang-ayon sa World Encyclopedia, France in its Egyptian conquest, making war against the North. Sino po yung North sa panahon na yan? A king of the North ay yung Ottoman Empire na naging Turkey po siya, no? Sa panahon na natin o yung modern name. And then ito po ay sa pangunguna po ni Napoleon Bonaparte, no? Sa pangunguna ni Napoleon Bonaparte. So ito po ang background po na bakit nga ay ito ay naging French Revolution sa interpretation and one of the three major interpretations mentioned before. So ito po ang ating magiging basihan. So ang French Revolution na nangyari po 1792 hanggang 1797, sang-ayon sa Daniel chapter 11 verse 36, and the king shall do according to his will, and he shall exalt himself and magnify himself above every god, and shall speak marvelous things against the God of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished, for that is determined shall be done. So yan po, in-underline ko po yung he shall exalt himself. At in-underline ko rin, magnify himself above every God. Yan po, no? Para ito naman ay tinutukoy po na kung sino ang tinutukoy po dito para at least ay mabigyan po natin ng pansin o sa ating pag-aaral. So Revelation chapter 11 verse 13, at ito naman to apo ay tumutukoy din po sa French Revolution, yung two witnesses ng Revelation 11, pwede niyo tunghayan po yung ating YouTube, presentation sa YouTube channel natin. So sinasabi po sa Revelation chapter 11 verse 13, alalahanin po natin ang Daniel, ang prophecy, ang revelation ng fulfillment. So ito pong dalawang aklat na ito na ni Daniel at ni Juan o John the Revelator ay magkaugnay po sila. So in the same hour was there a great earthquake and the tenth part of the city fell. So in-underline naman po natin ngayon, great earthquake and the tenth part of the city fell. And in the earthquake were slain of men 7,000, and the remnant were affrighted, and gave glory to the God of heaven. So ito po ang sinasabi sa Revelation 11 verse 13 kumpara po sa Daniel chapter 11 verse 36 na atin pong pinag-uusapan ngayon, sila po ay magkaugnay. So in-underline po natin ang great earthquake and 10th part of the city fell. So ano po yung great earthquake na tinutukoy po dito sa Revelation chapter 11? Ito nga po yung French Revolution. Symbolically, siya po yung French Revolution. Ano po yung great city? The great city, kung babasahin natin Revelation chapter 17, alang iba kundi ang Babylon o ang Rome generally speaking, no? Ito po nga ang Roma. So mapapansin po natin na noong panahon po na yon ay talagang ay nangunguna o nang yung tinatawag na papal supremacy from 538 hanggang 1798. So ngayon po ang pinakamakapangyarihan sa panahon na yon ay walang iba naman po kundi ang Roma, at makikita po natin yan sa kasaysayan sang-ayon din po sa ating pinag-aaralan sa banal na kasulatan at mga hula or prophecies. Ang 10th part, ito po yung ikasampung bahagi. So kung babalikan natin ang Daniel chapter 2, meron pong 10 mga daliri ng paa or 10 toes of Daniel chapter 2 ng Western Rome. So sa mga tweet, kung merong 10 po doon na mga daliri ng paa, sa mga tweet, isang daliri o isa sa mga kaharian na yon ang tinutukoy po dito. So 10th part naman, ito po yung France na tinatawag din pong the Great Plaza, the greatest landmass in Europe.
Kaya kung maalala niyo po yung pinag-aralan natin, isa po ang France doon po sa Tentos, no? Ng Daniel chapter 2. At ganoon din sa sungay ng Daniel chapter 7 at Daniel chapter 8. So anyway, ito po ang interpretation po niyan sang-ayon po sa Book of Revelation at ganoon din sa Daniel. So a great city, kung babalikan natin ang great city sa Revelation chapter 11 verse 8, and their dead bodies shall lie in the street of the great city, which is spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. So kung magiging literal po ang pag-uusapan natin ngayon dito na kung saan ay namatay ang ating Panginoon o kaya pinako, siyempre po ay babalik tayo doon po sa lugar ng Israel. Pero mapapansin niyo po sa talata na ito, which spiritually is called Sodom and Egypt. So sa makatwid ay ito daw ay spiritual o kaya symbolical, hindi po siya literal ang binabanggit sa Revelation 11 verse 8. So sa Revelation chapter 17 verse 18, and the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth. So maliwanag, ito pong great city na tinutukoy po dito sa Revelation 17, walang iba kundi ang Babylonia, walang iba kundi po ang Roma o ang Rome, no? So maliwanag naman po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. So ngayon, ang ating ipagpapatuloy, ang ating pag-aaral na maliwanag na po ang great city ay dito po naman sa France's role in the establishment of papacy. Ano naman po naging papel ng Fransya sa pagtatayo, pagtatatagpo ng kapapahan? So lalahanin natin sa kasaysayan noong 508 AD, si Clovis I ay na siya po ay na-convert, no? He was converted and first king of France to support the papacy. So makikita niyo po yan, pwede niyo i-search po yan sa Britannica Encyclopedia o sa World History, anuman po yung encyclopedia na meron kayo, o pwede niyo rin po i-search sa internet at makikita niyo po na si Clovis nga po, the first, noong 508 AD, ay siya po ay na-convert po sa Christianity, lalo na po sa Catholicism. So ano pa po sa French role in persecuting the papacy? So in 1798, Napoleon Bonaparte and General Louis Alexander Berthier, ito po yung pangunahin po na general po niya, kung si Justinian, meron siyang Belisarius, ito pong si Napoleon Bonaparte, ay meron siyang General Louis Alexander Berthier. So makikita po natin, ito po mga dalawang pangunahin na pangalan na ito, sila po ay mga mandirigma, sila ay mga world explorer o kaya conquerors, no? At ito nga po ang kanilang naging papel sa kasaysayan ng Kristyanismo na kanilang inusig po ang kapapahan. So makikita po natin dito sa picture na ito, in 1796, Pope Pius VI, siya po ang papa noong panahon na yon. Siya ay nagsusumamo, pleaded with Napoleon to spare the city of Pavia. And this was 2 years before 1798 when Napoleon's general, si Berthier nga po, captured the Pope, signaling the complete end of papal authority. Kaya yung pong 1,260 years o yung 42 months o 3.5 years ng Daniel chapter 7 verse 25 at ng Revelation 12 at Revelation 13 sa 1,260 and 42 months ay ito po ay tinutukoy na ang kasaysayan na bagamat tinatawag na Dark Ages dahil naging madilim ang pangunawa sa banal na kasulatan dahil nga sinunog at inalis po ang mga Bibles at sa pangunguna po ng kapapahan ay makita po natin ang katuparan po ng prophecy ng Daniel chapter 11 verses 36 hanggang 39 at ng Revelation chapter 11 na tumutukoy din po sa two witnesses o kaya po sa French Revolution. Siyempre ang two witnesses, alang iba kundi ang Old and New Testament. So tayo po'y magpapatuloy. From 508 hanggang 1798 na tinatawag po na 1,290 days prophecy o years prophecy of Daniel chapter 12 verse 11, ang sabi po dito, and from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up,
there shall be 1,290 days. So, kung umpisan po natin ang pagbilang ng panahon, ang 1,290 days, ito nga po yung conversion ni Clovis I at ang full support po niya sa kapapahan at siya po nga ay ang umpisa ng taon na yan o ng panahon na yan, ay makikita po natin ito nga po ang mga kaganapan o mga pangyayari ng panahon na yon. So again, the fulfillment of 1,290 days mula panahon po ni Clovis 508 hanggang po sa matapos ang people supremacy ng panahon po ni Pope Pius VI sa pangunguna po ni Napoleon Bonaparte at ni General Berthier. Ito rin ang katuparan ng Revelation 13 na tumutukoy sa maliit na sungay na tila bagang siya po ay nabali at na mamamatay. So, and then later on, makikita po natin sa Revelation 13, siya ay babangon muli. So, tuloy po tayo. Ito pong mga tinatawag na 7,000 men na nabanggit kanina, ito po actually ay 7,000 titles of aristocracy, nobility, clergy, abolished. No? So meron pong tinanggal nung panahon po ng French Revolution. Ano po yan? Yan nga po yung 7,000 men. So ito nga ay tumutukoy sa 7,000 na mga pamagat o titles. So philosophical earthquake of all Europe. Ito po ay napakahalaga na matutunan din natin sa kasaysayan po ng mundo o yung world history. At ito po ay may kaugnayan sa kasaysayan ng Kristyanismo o Christianity. So dito po sa una, ang tinanggal po yung tinatawag na Le Fraternité o yung Brotherhood of Man. At pangalawa, Le Égalité or Equality, Children, Parents, Men and Women. So yan po ang mangyayari. So Le Liberté or Freedom ay malaya pong gumawa kung anuman po ng tinatawag po na kalaswaan or licentiousness. And then all men were made common citizens. Lahat po ng mga tao ay naging civilian po sila o mga common citizens. So yan po ang sinasabi po na 7,000 men o 7,000 titles of aristocracy, nobility, clergy at ito'y natanggal nga o tinanggal or were abolished. So patuloy po tayo sa Daniel chapter 11 verse 37. Neither shall he regard the God of his fathers, nor the desire of women, nor regard any God, for he shall magnify himself above all. So, in-underline po natin God of his fathers, nor the desire of women, like the Nile is, o ng mga kababaihan, o kaya ay sinumang Diyos, dahil kanyang itataas ang kanyang sarili. So, tingnan po natin ang ibig sabihin po ng Daniel chapter 11, verse 37. Alalahanin po natin, ang kapapahan, hindi po siya atheist. Siya'y naniniwala sa Diyos, siya rin po'y naniniwala sa ating Panginoon, siya nga po'y naniniwala din sa banal na Espiritu o tinatawag niyang Trinity na sa Bible ay Godhead. So sa mga tweet, hindi po maari nang tinutukoy po ng hula po na ito ang kapapahan nga. So ito po ang isang malinaw na interpretation po dyan kasi siya ay naniniwala sa Diyos. Kaya kanina kung papansinin po natin, ay sabi, neither shall he regard the God of his fathers. Ang kanyang mga ninuno hindi kinikilala ang Diyos ng kanyang mga ninuno. So ibig sabihin ay siya ay maaring atheist. Pero ang kapapahan hindi po siya atheist, no? And then sa kung titingnan po natin isang aklat na matatanyag sa kasaysayan ng Kristiyanismo, Great Controversy page 269, the great city in whose streets the witnesses are slain and where their dead bodies lie is spiritually Egypt. So yan po, maliwanag po dito, Egypt na sa pasimula, siya po ang King of the South sa panahon po ni Alexander the Great o ng Greece. So ito po ang sinasabi, of all nations presented in Bible history, Egypt most boldly denied the existence of the living God and resisted his commands. So maalala natin ngayon yung panahon ni Moses at ni Pharaoh o ni Pharaoh. No monarch ever ventured upon more open and high-landed rebellion against the authority of heaven than did the king of Egypt. So yun po, nung panahon ni Moses, ginawa na lahat ng Panginoon at binigyan pa siya ng palatandaan ng 10 salot, pero hindi po kinilala talaga ni Pharaoh na siyang hari ng Egypto
ang ating dakilang Diyos. So, sa mga kapatid, paliwanag po, hindi po kapapahan. At dahil kapapahan ay siya po hindi atheist o naniniwala po siya sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. So dito makikita po natin ang sinabing spiritually Egypt, ayan po, ang tinutukoy nga po ang Francia o ang France. So patuloy po tayo. This is atheism. Ano daw po ang atheism? And the nation represented by Egypt would give voice to a similar denial of the claims of the living God and would manifest a like spirit of unbelief and defiance. So, ang tinutukoy po dito na katulad ni Parahon nung panahon ni Moses at ng Egyptyo, the Egypt of old times, so ito ay similar daw, pareho ang pagtanggi sa inaangkin na pamalaan or authority ng buhay na Diyos. So sabi pa po, the great city is also compared spiritually to Sodom. Yan po, no? The corruption of Sodom in breaking the law of God was especially manifested in licentiousness. Pag sinabing Sodom and Gomorrah, maaalala po natin si Lot, no? At si Lot nga sa panahon na yon ay marami pong katiwalian o tinatawag nating kalaswaan o licentiousness. Kaya nga pati yung dalawang anghel na kanyang bisita, gusto ng mga tao doon na kilalanin, na ibig sabihin ay licentiousness, gusto nilang maging katabi sa pagtulog. Subalit ang alam natin ng kasaysayan, binulag po sila ng ating Diyos o ng mga anghel na yan. So, and this sin was also to be a preeminent characteristic of the nation that should fulfill the specifications of this scripture. So, ikinumpara po sa Sodom, ikinumpara po sa Egypt, so Egyptyo, ang tinatawag po na nilalaman o tinutukoy po dito sa Daniel chapter 11 verses 36 hanggang 39. So, ito po yung dalawang susi sa pag-interpret o pagkilala dito sa tinutukoy na to. So, according to the words of the prophet, then a little before the year 1798, bago daw po sa 1798, some power of satanic origin and character would rise to make war upon the Bible. So, meron daw pong na mga tinatawag na kapangyarihan ng madilim na kapangyarihan o ng katulad nito na siya po ay ababangon upang labanan o baliwalain po ang Bible o ang banal na kasulatan. And in the land where the testimony of God's two witnesses, dito nga po sa Revelation chapter 11, two witnesses, the Old and the New Testament, should thus be silenced upang patahimikin daw po ang Bible, there would be manifest the atheism of the Pharaoh and the licentiousness of Sodom. So ito po muli, inulit niya ang pagpapakilala nung panahon ni Paraon at ang kalaswaan, kahalayan nung panahon po ni Lot dito po sa Sodom. So ito po ang mga katangian o pagpapakilala na pinupunto po ng ating pag-aaral dito po sa Daniel 11 verses 36 to 39. Patuloy po natin basahin ito sinulat ni Sir Walter Scott, Life of Napoleon, Volume 1, Chapter 17. Ang sabi po, this prophecy has received a most exact and striking fulfillment in the history of France. So yun po, maging ang patuto ay nagsasabi ang kasaysayan sinulat ni Sir Walter Scott na itong Egypt of old na comparison at ito pong licentiousness comparison sa panahon na Sodom, walang ibang tinutukoy kundi ang Francia. Kaya nga po, ito yung ating kinikilalang tamang interpretation, ang French Revolution ang tinutukoy po dito. So during the revolution in 1793, the world for the first time heard an assembly of men born and educated in civilization and assuming the right to govern one of the finest of the European nations. Uplift their united voice to deny the most solemn truth which man's soul receives and renounce unanimously the belief and worship of a deity. So, nagkaisa daw po sila na hindi nila kikilalanin ang pagka-Diyos, deity o pagka-Diyos. So, hindi na nila maniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak, o banal na Espiritu. Sa mga tweet, tinatawag po yan na walang kinikilalang Diyos.
atheist or atheism. So ito po ay hindi po yung kapapahan at lalong higit ay hindi po yung iba pang mga tao o anong lugar, kundi po ito nga po eksakto ang Pransya. So ayon sa kanyang kasaysayan, before and after the French Revolution. So tingnan po natin. France is the only nation in the world concerning which the authentic record survives that as a nation, she lifted her hand in open rebellion against the author of the universe. Author of the universe, siyempre po, ang ating Diyos. Plenty of blasphemers, plenty of infidels, marami po daw sa mga mamumusong, yung hindi po tapat, infidels. There have been and still continue to be, maliban po sa France, England, Germany, and Spain, and elsewhere. Tinutukoy po niya ang Europe. But France stands apart in the world's history as the single state which, by the decree of her legislative assembly, pronounced that there was no God. Marami daw po mga mamumusong, hindi po tapat, o tumalikod sa Panginoon sa Inglaterra, or England, sa Alemanya, Germany, Spanya, or Spain. Subalit, wala daw pong mas higit pa sa Pransya na kanya, sa kanyang assembly, legislative assembly, kung yan po ay parliament o kaya po ay House of the Representative or House of the Senate or Upper Chamber, ay sinabi po nila na walang Diyos. Ayan, there was no God. And of which the entire population of the capital and a vast majority elsewhere, women as well as men, dance and sang with joy in accepting the announcement. So ito po ay mababasa sa Blackwood's Magazine, November 1870. So nung marinig ng mga tao, mga lalaki at mga babae, na walang Diyos, ano daw pong ginawa nila? Sila po ay nagsayawan at sila ay aawitan na may kagalakan at kanilang tinanggap ang announcement o ang declaration, panawagan o kaya po ay paghahayag na wala ang Diyos. So baliktad po sa panahon natin ngayon na maraming kumikilala sa Diyos. Pero nung panahon na yun, sumayaw pa at nag-awitan pa ng kagalakan na sabihin na walang Diyos o bihira po talaga ang panahon na yon ng France. So, France presented also the characteristics which especially distinguished Sodom. So, ngayon, tingnan naman natin po kung bakit ang France naman yung sa tungkol sa licentiousness na nakita rin po sa Sodoma. So, intimately connected with these laws affecting religion, ayan nga, wala na daw pong Diyos ang ayon po sa Legislative Assembly, was that which reduced the union of marriage, the most sacred engagement which human beings can form, and the permanence of which leads most strongly to the consolidation of society, to the state of a mere civil contract of a transitory character which any two persons might engage in and cast loose at leisure. So sa madaling salita, kung tatanggalugin po natin ito, ang Pransya ay nagtanggal din po ng tinatawag na marriage. Alalahanin po natin, the smallest unit in a community is the family wherein it was built up according to the wedding or marriage. Tapos tinanggal po ito ng Pransya at alam naman natin sa pasimula sa Genesis chapter 2, pagkalalang ng ating Diyos kay Adan, nakita niya hindi siya masaya, ay hinugot ang isang tagdyang kay Adan at na nilalang din nga po si Eva. At ito po ang Diyos din ang nag-celebrate ng marriage dun sa paraiso ng Eden. Sa mga tweet, isa po sa mga mahalagang institusyon na itinatag ng ating Diyos ay ang marriage, na ito'y sinira po ng tao at sa panahon na yon sa Pransya, hindi na po yan kinilala. Ang marriage, yan po ang nangyari. Kaya, ano pong mangyayari kung wala na pong marriage? Siyempre, magiging legal yung marami kang asawa, magiging legal kahit hindi ka kasal, yung live-in, and so on and so forth. So patuloy po tayo, if France had set themselves to work to discover a mode of most effectually destroying whatever is venerable, graceful or permanent in domestic life and of obtaining at the same time an assurance that the mischief which it was their object to create should be perpetuated from one generation to another,
they could not have invented a more effectual plan than the degradation of marriage. So para masira po yung kabanalan nga ng marriage at maalis nga po ang smallest unit of in the community of a community, ayan po no, wala po talagang ibang sumira niyan kung hindi yung alisin po natin yung tinatawag na marriage. Kaya ngayon, kung ito ay ating unawain, ito po yung spiritual na Egypt, spiritual na Sodom. Kaya kahit hindi kayo kasal, pwede kang tumabi sa isang tao. Pwede niyong gawin kung ano yung ginagawa ng mag-asawa o kinasal. So ito po ang sang-ayon sa kasaysayan po ng Fransya ng panahon po na yon. O pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral, where also our Lord was crucified. So ano ibig sabihin kung saan namatay o pinako ang ating Panginoon? Siyempre, hindi po ito literal. So this specification of the prophecy is also fulfilled by France. So ito daw po ay nagkaroon ng katuparan sa Fransya. Pag sinabing pinako si Kristo, ay namatay si Kristo doon sa mga tweet, namatay ang katotohanan doon po sa Fransya. Dahil nga po ay hindi na kinilala ang banal na kasulatan, hindi na rin kinilala ang marriage, na yan po pareho na institusyon o mga salita na nagmumula sa banal na kasulatan. So in no land had the spirit of enmity against Christ been more strikingly displayed. O yan po. So yan po ang kaulugan kung saan ay pinako ang ating Panginoong Kristo sa mga tweet, di na kinilala siya bilang Diyos, di na rin kinilala ang kanyang mga salita sa banal na kasulatan or sa Bible. So, yan po ay sa France. No? In no country had the truth encountered more bitter and cruel opposition. Yan po. In the persecution which France had visited upon the confessors of the gospel, she had crucified Christ in the person of his disciples. Yan po. So, yan po yung katuparan o kaulugan kung saan daw po pinako din ang ating Panginoon. So hindi na kinilala nga ang Diyos, hindi na kinilala ang Bible, so hindi na rin kinilala ang mga propeta na nagsulat sa Bible at marami pang iba maging ang kanyang mga alagad or disciples. So patuloy po tayo. At the same time, anarchy is seeking to sweep all law, away all law, not only divine but human. So ngayon, ang maliban po doon, tatanggalin na po yung moral law or Ten Commandments, sinira na nga po ang marriage at marami pang iba, maging yung huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. So, maging ang batas ng tao ay kanya rin babaguhin, takahimbaguhin o aalisin. The centralizing of wealth and power, the vast combinations for the enriching of the few at the expense of the many, the combinations of the poorer classes for the defense of their interests and claims, the spirit of unrest, of riot and bloodshed, the worldwide dissemination of the same teachings that led to the French Revolution, all are tending to involve the whole world in a struggle similar to that which convulsed France. So, ang kasaysayan, yan po ang sinasabi, ang Bible na tinuturo sa atin sa Daniel chapter 11, 36-39, Revelation chapter 11, verse 18 at patuloy, yan nga po ang tinutukoy, ang Fransya. Revelation 11 verse 7, and when they shall have finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them and shall overcome them and kill them. So dito naman, sa mga unang bahagi ng Revelation chapter 11 ay binanggit po dito pagkatapos daw na matapos ang kanilang patutuo or witnessing or testimony, ang tinatawag na beast out of the bottomless pit na binanggit po dito ay makikibaka daw po laban sa kanila. At sabi, and shall overcome them and kill them. Siya ay mananagumpay at papapatayin po ang mga tinutukoy po na mga tapat o banal o kaya po yung lingkod ng ating Panginoon. At yun rin ay tumutukoy din po sa Bible. So, made war on the Bible. So, France governing body officially denied the being of God and made war on the monarch of heaven. In 1793, a decree passed the National Assembly forbidding the Bible and all copies were gathered and burned. So, inipon lahat po ang mga Bible doon sa Fransya at sinunog po in public. With contempt and mockery, all institutions of the Bible and religion were abolished. Noong panahon po na yon ay marami na sana mga printing press
na nagta-translate, katulad po ng translation ni Tyndale na sa English, at ganoon din po ni Martin Luther from Greek to German, ay yan po lahat ay napawalang bisa, ay hindi na nagkaroon po ng printing, at lalong higit po dyan po sa France ang tinutukoy, no? So sabi, all institutions of the Bible and religion were abolished. Ano pa po? Dalawang institution. O two institutions destroyed in the revolution. Ano po? Marriage nga at yung Sabbath. Bakit po naman napaloob dito ang Sabbath? Kanina marriage ay atin na pong natunghayan. At binasa natin sa patutuo at ganun din sa kasaysayan. At ito naman po ang ganun din ang sinasabi o pagkilala o pag-aayag ng banal na kasulatan. Tingnan na po naman natin ang susunod. So the desire of women. Men marry several sisters one after another. Meron po kasaysayan doon. Yung isang lalaki, nasawa niya po yung isang babae. Ang katapos po ay inasawa niya uli yung kapatid niyang babae at marami pa po iba. So ito po yung desire of women na tinanggal din po yan. Gusto nang siyempre ang babae kapag siya ay mayroong kasintahan, gusto niya na siya ay kasal. Ngayon, tinanggal po yung kasal na yan po isang desire of women. So, maliban po doon, ay nawala po yung band of a family, yung samahan po bilang isang pamilya. Kasi pwedeng gawin ng lalaki na pwede, pati mga yung mga kapatid ng nasa, na inasawang niyang babae. Kaya nawala po rin yan. So, ano pa po ang naging bunga po niyan? Homosexuality during the revolution. Nagkaroon nga po yan, licentiousness. Ano yung sinabi kanina yung Sodom. Yan po, naging laganap din po ang homosexuality. And then many presumes popularity in jails. No? Marami nga po ang gusto nga yan na sumikat sila na dahil sila yung makukulong. So ngayon, ay yun nga po, parang baligtad na ang sitwasyon. Ano? Hindi ka panipaniwala, subalit nangyari. Prostitutes and brothels. So marami pong mga prostitutes, may mga bahay-bahay dyan, o mga lugar kung saan pwede po nilang puntahan yung mga prostitutes. Kaya licentiousness, parang Sodom. Children reading pornographies. So, mga bata, nagbabasa po sila ng mga pornographies na hindi po yan mabuti sa kanilang mental health, spiritual health, at masisira po ang kanilang kaisipan sa murang edad. And then children shouting at parents whenever they are scolded and say we are equal. Dahil nga po yung legality kanina or equality, yan po, ang bata at ang magulang ay pantay, ang lalaki at babae ay pantay. So ngayon, pag sinabihan ng magulang ang kanyang anak, huwag kang manunood ng mga pornographies, ano sasabihin po? Sisigawan lang niya ang kanyang magulang. Dahil nga ay tayo ay parehas lang sa sasabihin ng bata, mind your own business, no? The republic as their only father. So ang Pransya lang ang kanilang pinakatatay o kanilang pinakamagulang. So yan po ang nangyari, nakakalungkot na pangyayari ng panahon po ng Pransya o ng French Revolution. Bago po yan, basahin natin ang Psalm 14 verses 1, 2, and 3. To the chief musician, a psalm of David, the fool had said in his heart, there is no God. Kaya nagsasabing walang Diyos, mangmang ang tawag sa kanya ng Bible. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. The Lord looked down from heaven upon the children of man to see if there were any that did understand and seek God. They are all gone aside. They are all together become filthy and there is none that doeth good. No, not one. Ito po yung nagkaroon ng katuparan dyan po sa Pransya nung panahon na yon. At ito rin ay maaring natutupad ngayon sa iba't ibang mga dako. Kaya ang gusto ng ating Panginoon ay pakinggan po natin siya, igalang natin ang kanyang kapamalaan, ang kanyang kautusan, at lalong higit ating hilingin ang pananampalataya na kagaya kay Jesucristo at ang kanyang katwiran upang maganap po natin lahat ito. Ipasakop natin yung ating kalooban o yung ating will o yung ating desisyon. Ito ay mangyayari lamang kung tatanggapin po natin ang ating Panginoong Kristo bilang personal na tagapagligtas. So Romans chapter 1 verse 22, professing themselves to be wise, they became fools. Yan po. Babasahin po natin Romans chapter 1, 20 patuloy, ay yan po yung nangyayari na at nangyayari sa kasalukuyan. Yung sinira ang kalikasan o ng ating pagkatao, ang lalaki gusto niya ay maging
babae. Ang babae, gusto niyang maging lalaki. At bagamat kinalang kanilang inaangkin na sila ay mga pantas, ay naging mangmang po sila. So ngayon, ito po ang gusto ng tao ngayon, bagamat nag-aangking Kristiyano, gusto niya'y malaya sa kanyang mga pagnanais na lumalampas po doon sa pagkabanalan ng marriages at ng licentiousness. Lumalampas po, nandun po, di nila napapansin po o kaya di na nila kinikilala. At nakakalungkot din po kung minsan ay kinakasal sa iba't ibang mga religious denominations, organizations, ang same sex or same gender, no? Parehong babae, kinakasal. Parehong lalaki, kinakasal. Yan po'y katuparan po ng Romans chapter 1, verse 22. So, September 20, 1792, divorce was permitted. Yung live-in ay pinaintulutan din po. So, ito ngayon ay ina-adapt po ng mga tao sa panahon natin ngayon. Kinikilala yung divorce, kinikilala yung live-in. Parang trial and error kung sila'y magkakasundo sa loob ng ilang panahon sila'y magkasama sa isang bahay na parang mag-asawa. Kapag hindi na siyahan, hindi na gustuhan, ay live-in lang yan, ay parang wala lang sa kanila. Pero hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Ang sabi nga po sa Hebrews, marriage is honorable above all. Yan po ay ginagalang. At yan po ay talagang mula sa ating Diyos. Kaya kagalang-galang po ang pag-aasawa. So, Dekadi, kanina nabanggit po yung Sabat at natapos na po natin yung marriage, no? At na yun nga. Ang Dekadi at ikalawang punto ng ginawa po ng Pransya, ang Sabat, mula po sa 7 days ay gumawa po siya ng 10-day week. No? Sa Bible naman ay 7 days lang talaga sa ating kalendaryo ngayon. Maging sa Julian calendar at sa Gregorian calendar, 7 days. Pero sa France, meron siyang 10-day. 10-day rest, merong panibagong Sabat. Yung ikasampung araw ay pang-araw ng pamamahinga. 9 straight days working in the 10th day, day of festival celebration of music. Yan po ang ginagawa nila na hindi naman actually nag-rest physically, kundi patuloy pa rin sila sa kapistahan. At ganun din yung celebration at nagkakanta, nag-aawitan, nagsisigawan, nagsasayahan. So ito po, every month, 30 days. No? And then World History of Encyclopedia, page 583, pwede nyo pong i-research po yan. No? So from the 7 days a week, ay ginawa po niya na 10th day na tinawag pong dekadi. Dekada, dekadi, o kaya po ay deka ay sampu. A prototype of today. So ngayon ay maaari po din natin makita sa ating paligid ano po ang mangyayari din. Meron pong sexual revolution. So nabanggit ko na kanina yung same-sex marriage. Meron na rin po ngayon na transformation or transgender. Ang kasarian ng tao ay pwede nang palitan. Ginagawa na rin pong legal. Binibigyan na ng karapatan ang mga ganyan na mga tinatawag na kahilingan ng tao, bagamat ito po ay sa pasimula ay hindi ginawa. Kaya nga ang Diyos, nilalang niya babae at lalaki lamang at wala pong ikatlo o kaya in between. At ang sabi rito ay ikalawa ay yung Sunday law. So, tingnan po natin ang prototype of today ng French Revolution o yung pong tinatawag na immoralidad, licentiousness na nangyari noong panahon na yon. So Daniel chapter 11 verse 38, but in his estate shall he honor the God of forces, and a God whom his fathers knew not shall be honored with gold, silver, and with precious stones and pleasant things. So in underline natin estate, in his estate is a Hebrew word, na alkano, or in his place, that is in the place of the true God. No, so sa lagay o kalagayan ng tunay na Diyos, no po, ay meron po siyang inilagay. God whom his fathers knew not, na hindi alam o kinilala ng kanyang mga ninuno. At kanilang pinarangalan ito ng ginto, ng pilak, at ng mga mamahaling mga bato, at marami pang iba. So tingnan po natin ang susunod. So the God of forces. Ano po ang God of forces na ito? Anong tinutukoy niya? France wants to have a revolution worldwide. Yan po, God of forces, no? Invaded Austria, Germany,
Italy, England, Egypt, and Russia na siya po ay naging baka. Gusto niya po magkaroon talaga ng revolusyon at iniisip niya ang kanyang kapangyarihan ay sapat. So Napoleon the officer became an emperor. So ngayon po, si Napoleon ay siyang naghari sa buong mundo ng panahon po na yon, no? So the God of Forces. God of whom his fathers knew not. Ayan, yung Diyos na hindi alam o kinilala ng kanyang mga ninuno sa Goddess of Reason. O ito pong Goddess of Reason. Pag-usapan po natin ang Goddess of Reason. Sophie Arnold, an actress famous for the witty things she said, described the Republican marriage as the sacrament of adultery. Yan po, no? Mga blasphemy po yan. Pero isama po natin sa ating pag-aaral para makilala naman natin the Goddess of Reason. Brought in the assembly and introduced her as their god. Sino daw po? Si Sophie Arnold na isa pong actress o artista na siya po ay tanyag sa kanyang sinabi na daw ang Republican marriage, ito'y sakramento daw po ng adultery o ng pangangalo niya. So siya po ay dinala, sabi, brought in the assembly sa tinatawag na Legislative Assembly at siya ay pinakilala bilang kanilang Diyos. Offering gold, silver in different parts of the country, other women were chosen as Goddess of Reason. The Cult of Reason was established. Ito po isang strange god na labag sa unang kautusan at ikalawang kautusan, renamed Notre Dame as the Temple of Reason. So yan po ang sinasabi po ng kasaysayan. So meron pong Goddess of Reason, dito nga po yung mga licentiousness, kalaswaan, kangalayan, ayan po, ipinahintulutan po sa Pransya. At dinala pa yan sa assembly. So ito po nga ay ang gumagawa ng mga batas. So ito po ang nangyari ng panahon na yon. So the Daniel chapter 11 verse 39, thus shall he do in the most strongholds with a strange god, whom he shall acknowledge and increase with glory, and he shall cause them to rule over many and shall divide the land for gain. So yun nga po ang sinasabi kanina kay Sophie Arnold at ito nga pong talata mula sa Daniel chapter 11 verse 39. So pag-usapan naman po natin itong si Maximilian François Marie Isidore de Robespierre. Siya po isang French lawyer, a French lawyer and statesman who was one of the best known and most influential figures of the French Revolution. Mahaba lang po ang pangalan, pero yan po siya. As a member of the Constituent Assembly and the Jacobin Club, he campaigned for universal manhood suffrage and the abolition both of celibacy for the clergy and slavery. In 1791, Robespierre became an outspoken advocate for male citizens without a political voice, for their unrestricted admission to the National Guard, to public offices, and for the right to carry arms in self-defense. So yan po si Robespierre na tinatawag. So yan po ang kanyang ginawa, no? Naging outspoken advocate daw po siya para sa mga kalalakihan na wala po daw natinig na politikal. Yan po. At sila ay unrestricted. So makatweet ay sila ay malaya na tanggapin sa National Guard at sa lahat po ng public offices. At yan nga po. At malaya din sila magdala ng mga baril bilang sandata ng kanilang pagtatanggol sa kanilang sarili or self-defense. Yan po si Robespierre. So Robespierre played an important part in the agitation which brought about the fall of the French monarchy on August 10, 1792, and the summoning of a national convention. His goal was to create a one and invisible France, equality before the law, to abolish prerogatives, and to defend the principles of direct democracy. Yan po. Kaya yung kalayaan na hinihiling po ng tao, masyado ng ang malawak at masyado ng malalim, pero ang gusto ng Panginoon na tayo po'y malaya sa kasalanan. At tayo po'y malaya na sumunod sa kanyang kalooban at sa kanyang kautusan. So ito po si Robespierre. So patuloy po tayo, si Robespierre muli proclaims self as
High Priest of the Supreme Being of June 8, 1794. And abolish the Goddess of Reason. So pagkatapos ng Goddess of Reason, meron pong Robespierre na kinilala. At kanya pong inayag ang kanyang sarili na bilang mataas na saserdote or high priest ng supreme being. Pag sinabi supreme being ng Diyos, no po? At tinanggal po ang Goddess of Reason na natin na napag-usapan kanina. So ito po yung mga kaganapan na pangyayari na parang kakaiba po. At kung ito po yung makikita natin sa panahon kasalukuyan ay talaga po medyo nakakagulat ang mga kaganapan nung panahon po ng French Revolution. So divide the land. Ano namang ibig sabihin ng divide the land? Ito nga po yung land reform adopted by communist and socialist countries. They will take power and confiscate the lands. Ayan po. Ay kung na lang kukunin ang pag-aari ng lupain at ano po ang mangyayari ay hindi na nila makukuha ng tunay na magmamay-ari. And 2/3 of all the land in France was confiscated, owned by the clergy or aristocracy. 700 million pounds sale of the lands entered the government office. Yan na po, no? So yan po ang nangyari. Nawala nga yung mga pag-aari nga ng mga aristocrat at mga kaparian. At yun po ang nangyari. And the Revelation chapter 11 verse 11, and after 3 days and a half, the spirit of life from God entered into them. And they stood upon their feet and great fear fell upon them which saw them. So ngayon, kumpara natin ang Daniel chapter 11 verse 39 dito po sa Revelation chapter 11. Bagamat ito'y pareho po ang kanilang tema or topic, sa verse 11, meron pong binanggit na 3 days and a half. No? So, 1 day ay 1 year nga po sa prophecy, kaya yung Daniel chapter 7 verse 25 na 3.5 years, ito'y tumutukoy po na, o 3.5 time, ito'y 3.5 years, tumutukoy po sa 1,260 years na from 538 to 1798. Pero tingnan natin po dito ang 3 days and a half, the spirit of life from God entered into them. Tingnan natin, siya ba literal o symbolical pa rin? So on November 1793, a decree passed the French National Assembly suppressing the Bible. 3 years later, a resolution was introduced in the Assembly superseding the decree and giving tolerance to the scriptures. So yan po ang 3.5 days pala ay naging 3.5 years, no? Na tinutukoy po dito. Ang sabi po dito, the resolution lay on the table for 6 months, after which it was taken up and passed without a dissenting vote in June 1797. Exactly 3.5 years after the first decree, the two witnesses stood upon their feet and great fear fell upon the people as they witnessed the appalling results of rejecting the Bible. Kaya from 1793, merong 3.5 years na umabot po ng June 1797, ay yan po, kinilala po muli ang two witnesses o yung Old and New Testament o ang Bible, no? At yan nga po ang nangyari dito po sang-ayon po sa Revelation chapter 11 verse 11. So dito po magtatapos ang ating pag-aaral sa gabing ito tungkol po sa French Revolution base po sa Daniel chapter 11 verses 36 hanggang 39. So sa susunod na rin pag-aaral, Daniel chapter 11 verses 40 to 45, ito na po yung huling bahagi. So ngayon ay natungayan po natin ang tinutukoy po ng Daniel chapter 11 verses 36 to 39 ay hindi po ang kapapahan, dahil po ang kapapahan siya po ay naniniwala sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. So ang tinutukoy po dito na hindi kumikilala sa Diyos ay atheist o hindi kumikilala nga sa kapamalaan ng Diyos na lumalang at tagapagligtas, alang iba kundi ang Fransya. So pagpalain po tayo ng Panginoon at dito po magtatapos ang ating pag-aaral. Sa gabing ito, wawakasan po natin sa isang panalangin. Salamat po Ama naming Diyos na nasa mga langit at sa pag-aaral namin ngayon ay inyo pong pinakilala sa amin kung sino po yung di kumikilala sa Diyos sa panahon po ng Fransya. At ganun din po Diyos kung paano binago ang inyong mga kautusan na nagdulot po ito ng kalaswaan, kalayan at ang pagbagsak din po ng bansang Pransya. At maging ang inyong mga salita ay hindi kinilala, nagdulot din po
ng kahalayan sa kaisipan, maging sa mga bata at iba pang mga tao. At nawa o Diyos, ito pong paalala na ito sa aming pag-aaral ay magsilbing paalala at ganoon din karagdagang kaalaman sa amin ang lahat po na hindi kikilala sa inyo pong kapamalaan ay tiyak po na mapapahamak. At naway tulungan niyo po kami na patuloy namin kilalanin ang inyong dalawang saksi, ang bago at luma at ang bagong tipan o ang banal na kasulatan, at ito'y inyong mga salita sa pamamagitan ng inyong mga lingkod na propeta. At patawarin niyo po kami sa inyong mga pagkukulang laban sa inyo, pagpalain niyo po ang programang ito. Sampu po ng aming mga participants at viewers, alam-alam po lahat sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Dito po, magpapaalam ang inyong lingkod, Brother Roland de la Paz. At muli, nagsasabi, stay safe and God bless everyone. Hanggang sa muli nating pag-aaral. At ako po ay magpapaalam na. Maraming salamat po.